Mga kapuso, ako po si Joyan Montilla for the Joyan Montilla Elite. At syempre, una po sa lahat, shoutouts po na lang natin kila Kuya Errol and Ate Vicky Coral, kay Tita Norma Coral, at maging kay Edsel Coral, maging kay Ate Ella Coral Mercado. And Kuya Henry Mercado, hello po sa inyo. Shoutouts po sa John Donero family and Labadia family. And of course, si Lamar family, maging ang Mabuti family. Thank you very much po sa inyo and Magdurulang clan. Thank you sa inyong panonood. At thank you nga pala kay Ate Vicky Coral. May surprise. May binigay sa aming mag-ina na isang what of the kind na merienda. Habang nanonood po ng TV, syempre yung syempre preferred ko ang Kapuso Network para sa lahat ng mga updates sa news. And ang pagdating po sa syempre yung tungkol po syempre yung mga movies, yung mga game show tulad po ng Game of the Gens. Yes. At syempre, balita na natin. Yes. Syempre, shoutouts po tayo sa lahat. Maging kila Ate Nympha Rogado Ravelo, Ate Divine Reyes, Kuya Francis Flores, Kuya Joel Reyesobel, si Kuya Orly Trinidad, at maging si Mang Tani Cruz, mga kapuso. Sama-sama naman tayo kila Ate Rowena Salvacion, Ate Cathy San Gabriel, Kuya Carlo Mateo, Kuya Manny Vargas, Kuya Rod Vega, maging kay Mark Makalalad, at maging kay Jomer Apresto, Glenn Wego, at saka si Luisito Santos. Oh, shoutouts lang po sa mga taga GMA News, especially kay Kuya Atom Arroyo, kay Ate Maki Pulido, and of course, Ate Marie Zumali, Ate Tina Panganiban Perez, and Kuya Rafi Tima. And Salima Refrain. Of course, eto, pag-uusapan muna natin, relax lang muna tayo at dadating ng panahon, meron pong inaasa na lifestyle natin, pero ugaliin muna na natin magsuot ng face mask at face shield kung lalabas po tayo ng house ng not important things. Lalo na yung trabaho at yung, syempre, yung sa mga maglalako. Don't forget mask and shield kasi tinitignan na yan ng mga sa barangay and of course sa municipal at lalo na po sa at shoutouts sa shoutouts lang po sa VGM Restaurant at maging sa McDonald's SM City San Pablo and McDonald's Milagrosa Branch. Yun sa pagitan po ng Barangay Milagrosa at Turbina. Siyempre, Calamba City, Laguna. In between. At siyempre, ito ah. Ito, asa kapapanood ko po lang po ng Double B Insider. Ito ay magiging leksyon sa ating lahat. Nakakabahala at overwhelming yung mga siyempre, yung mga topics. Ito ang mga topics po na sinasabi ng mga kanilang mga guest. Yes, mga guest on the line. And of course, sa programa po ni Ate Divine Reyes na Double B Insider episode ngayon, this week, minarapat na natin na maging isang halimbawa, ito ay maging magsilbing aral sa ating lahat. Ang episode ng Double B Insider ni Ate Divine Reyes. Ang sa kanilang topic, medyo maselan, pero medyo maselan po ah. Pero ito po ay
abiso. At isang, ito ay isang paalala na merong kortesiya na disiplina pa. At nagsilbing leksyon po sa ating lahat ang episode ng Double B Insider ni Ate Divine Reyes. Dako muna tayo sa PBA draft. Excited na ba kayo na makita ninyo ang mga bago ninyong iniidolo? Siyempre, PBA draft 2021, abangan ninyo. And of course, at siyempre, ang inyong lingkod po ay mag-update po sa bawat right here on the Joyan Montilla Vlogs. Kung maaari po, Joyan Montilla Vlogs sa Facebook, YouTube, Instagram, TikTok. Ito na yun. So, lahat po, ito ay may moral lesson po tayo sa topic. Balikan po natin sa topic, sa episode ng sa isang natatanging episode ng Double B Insider ni Ate Divine Reyes ay maging leksyon po. Ito ay magiging leksyon sa ating lahat. Ito ay magiging leksyon po sa ating lahat ang magsilbing aral para sa ating lahat ang episode, isang natatanging episode ng Double B Insider ni Ate Divine Reyes. And PBA draft sasargo na po ngayon. And after the PBA draft, 24 oras weekend. At sundan naman natin ay I wonder kung anong gusto nyo. I wonder, date pa kayo na Lola, Center Stage, KMJS, at saka Game of the Gens. Kung ano pang gusto ninyo, may presinto 594. So, try ko nang manood ng live streaming ng presinto 594 para ma-tackle ko yung kung ano yung mga prevention, crime prevention tips. At lalong-lalo na po sa panahon pa ng pandemic. Ay nako, grabe talaga. Sobrang delikado. May pandemic pa. Ayan, may pandemic na. May krimen pa nagaganap sa labas. Pero, kayang-kaya naman natin to. Kayang-kaya natin sugpuin. Anytime. Any day. And, of course, anything shall be foremost. Ang una nating depensa laban sa mga ito ay prayers sa itaas. Siyempre, walang iba kundi si Lord. At siyempre, ito naman po, huwag namang yung mga nanghuhusga, huwag naman kayo manghuhusga. Pandemic na pandemic na eh. Manghuhusga pa sa iba. Kuwawa naman. Okay. Pag-usapan na natin itong air purifier. Kaso nga lang, medyo may kamahalan ang air purifier. Meron ding mura, meron ding mahal. Kaso, paano kaya ang air purifier sa mga cannot afford, mag-ipon-ipon kayo ng pambili ng air purifier. Lalo na po sa mga nagtatrabaho. Ito, isa pang added protection po ito ang air purifier. So, air purifier po mga kapuso. Air purifier. Ang pagsusot naman ng air purifier, nakita ko sa mga leg ng mga idol ko. Siyempre, nariyan si Kuya Francis Kiko Flores at maging si Kuya Joel Reyes Obel. At ilan lamang sa nakita ko sa TV na naka-air purifier ay si Kuya Weng de la Peña. Doon ko lang silang nakita na naka air purifier. Kung lalabas naman kayo ng house at kayo ay mag-work, kayo ay naka-complete with face mask, face shield, and alcohol. At syempre,
Siyempre, gamit ninyo ang Green Cross Total Defense 5-in-1 Antibacterial Sanitizer. Siyempre, it forms a protective barrier last up to 5 hours, mga kapuso. Ito po ah. Green Cross Total Defense 5-in-1 Protection Antibacterial Sanitizer. Shoutouts lamang po sa mga taga Green Cross. Maraming salamat po. Sana po magkaroon po ako ng maraming stocks ng Green Cross. Hindi lamang Green Cross alcohol, Green Cross soap, Green Cross soap and powder, lalong-lalo na yung mga iba pang mga variants ng Green Cross alcohol. Tulad po ng hawak-hawak ko ito, Green Cross Total Defense Antibacterial Sanitizer 5-in-1. And Green Cross Ethyl Alcohol with 70% solution antiseptic disinfectant. Hypoallergenic with moisturizer. Dermatologist tested. Ito, ayos na ayos ito para sa mga naglalakbay ng lalabas ng sa mga lalabas ng house. Sa mga, siyempre, yung mga ingatan nila yung kanilang mga sarili. Kahit pa man sa loob, ng, loob at labas ng bahay, siyempre, mag-Green Cross alcohol na kayo. Siyempre, guys, maraming salamat po sa inyong lahat. Pasensya na po. Maraming salamat. Green Cross. And, siyempre, shoutouts lang po sa Walker Underwear. Sexier than nude. And of course, shoutouts po sa Ataras online shop. Sila po yung meron po silang nagbebenta po sila ng sapatos and apparel and bags. Pati yung mga accessories, binibenta nila online. Sana magkaroon na po, sana all magkaroon na po sa Lazada at Shopee. Uy, shoutouts lang muna po tayo sa Shopee. Bukas pala yung kanilang sale. Bukas po yung kanilang hindi pa na bukas yung kanilang bukas pala yung kanilang sale. And of course, Lazada celebrates 9th anniversary sa March 27, mga kapuso. So, ingat-ingat pa rin tayo ah. So, sa Joyan Montilla Elite. So, happy birthday lang muna po tayo kay Miko Co Imperial. Siyempre, pamangkin ko sa pinsan ni Ate Anne-Marie Jovan Co Imperial. And of course, kapatid, si kapatid po, siyempre, si Miko, uncle niya si Kuya Michael Jovan. Thank you very much. Shoutouts lang muna tayo ha, sa iba pa mga anchors at reporters ng DZWB. Sila Kuya Olan Bola, Luisito Santos, James Agustin ng GMA News, maging si Tina Panganibad Perez. And of course, syempre, sa lahat ng bumubuo ng DZWB TV, sana all, of course, si Attorney, Romy Makalintal and Attorney Rowena Daroy Morales. Sana po matanong ko lang po kung ano yung mga legal concerns sa SOS Servicio on Spot. Sana all i-ere po ang DZWB TV sa hapon. Lalong-lalo na po sa mga crucial hours. Lalo na po sa mga crucial hours. Sana lang ito'y ano lang ito lang ay isang syempre yung gustong mapanood ng mga manonood kating-kati na yata sila sa Korean novela, sa Asian novelas na yun eh. Yung mga ang mga kating-kati sa Korean novela gusto nilang makita si Ate Cathy San Gabriel araw-araw. Everyday.
hindi lang yun, maging sila Ate Nymphoravelo, si Ate Divine Reyes, si Kuya Kiko Flores, at si Mark Makalalat. Sana all makita ko sila sa Double B TV pagdating ng afternoon slot. Coming soon, mga kapuso. Coming soon po. And good luck po sa lahat ng mga manlalaro, upcoming manlalaro sa PBA Annual Draft. And syempre, huwag natin kakalimutan, Game of the Gens, every Sunday pagkatapos po ng I Wonder sa GTV. And maraming maraming salamat sa inyong lahat. Shoutouts lang muna tayo ha sa Acacia Park Homes Homeowners Association. Shoutouts po kila Kuya Jerry Iglesias, kila Ate Sonita Tobelonia Hava, si Kuya Rudy De La Rosa. Nagpapasalamat po tayo sa N. De La Rosa Liner dahil binigyan po nila ako ng pagkakataong magtrabaho before few years before the pandemic. So for the past 3 years, tatlong taon, binigyan nila ako ng pagkakataon para makapagtrabaho, para makatulong po ako sa siyempre sa nanay ko. Ngayon nanay ko ay senior citizen na at 61, and sana po ay mag meron po tayong perseverance. Basta yung manatili muna tayo sa bahay na hindi natin kailangan lumabas pa. Pero may mga kailangan din kailangan lumabas ng bahay para makapag-wifi na naghahatid ng balita. Para makasagap po ng updates tungkol do sa mga bagyo, yung updates para sa mga updates sa nagaganap sa paligid. Siyempre, suportahan na natin ang GMA Network. At suportahan na natin ang lahat ng sumusunod. Siyempre, suportahan na natin ang PBA para magkaroon ng diversity ng mga at magkaroon ng mga safety protocol sa lahat ng mga malalaro. Siyempre, keep support GMA, keep support PBA, and of course sa favorite team ko na Magnolia Hotshots. Siyempre, shoutouts muna kay Angas ng Tondo, Polly. And siyempre sa asawa niya na si Ruby Chuwali, and sa very gorgeous and beautiful princess Tokyo Lee. Maraming maraming salamat po. This has been Joyanne Montilla, and pangarap ko kasi maging broadcast journalist kahit sa kursong computer secretarial. Kahit sa kursong computer secretarial, magaling po kung mag-interact sa mga nagaganap sa paligid. Siyempre, magaling po kung mag-DJ, magaling po kung mag-report sa lahat ng mga activities sa labas. And mga traffic updates, kung nakikita ninyo last time, kaya ako ay nag-upload ako ng mga traffic situation sa labas, maging sa ACTEX, sa Makiling Petron Overpass. Doon ko yan na kinukunan ng video. Para stay updated po kayo ha, Joyanne Montilla fanpage sa YouTube. I-like ninyo ang Joyanne Montilla sa Joyanne Montilla fanpage sa Facebook, maging sa Instagram, at maging sa TikTok. Maraming salamat po sa inyong lahat. Ako po si Joy Ann Montilla. Shoutouts po kay Ate Roda Salvan. And don't forget, ang sabi daw ni Kuya Francis Kiko Flores, thank you Lord, forgive me Lord, bless me Lord. At ang sabi ni Glenn Wego, Jesus loves you. Thank you very much. For happy was here. Thank you very much. God bless everyone.
Boom!